Ikaw ba ay naniniwala sa manghuhula? Kung ikaw ay naniniwala sa manghuhula, nararapat na panoorin mo ang video na ito. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang palm reading tungkol sa nakaraan at kakayahan mo. So hello guys, what's up? Welcome back sa ating channel. Ang channel na kung saan ay marami kang matututunang aral na di mo pa nalalaman. So guys, kung ikaw ay bago sa channel na ito, mahilig ka sa ganitong video, paklik na lang ang subscribe button at pakiturn on mo na rin ang notification bell para updated ka sa new upload videos ko. Nag-a-upload ako ng video isa o higit pa kada linggo. So guys, simulan na natin ang paraan ng palm reading. Ang palm reading ay matagal nang ginagamit ng mga unang tao noon pa man. Ang paraan na ito ay ginagamit upang malaman ang tunay na pagkatao ng isang tao. Ang pagbasa ng guhit sa palad ay paraan upang malaman ang mahalagang impormasyon sa loob at sa labas ng katangian ng isang tao. Ang mga guhit sa palad ay nagsasabi sa atin kung ano ang ating magiging kapalaran. At ito ay nasasabi ng ating lakas at nakatagong psychic ability. Lahat ng guhit ay mayroong koneksyon at kahulugan. Maraming pagkakataon na lahat ng nasa guhit ng palad mo ay ang pangyayari sa mga nakaraang buhay mo. Nandito ang limang palatandaan na pwedeng meron kang ganitong guhit sa palad mo. Ang una ay ang Sagradong Cruz, na tinatawag din na Mystic Cruz. Ang marka na cruz na ito ay sinasabing pinakamakapangyarihang linya sa lahat na makikita na katulad ng larawan ng cruz at X na guhit, nakalagay sa pagitan ng headline at heartline. Ang mga taong merong ganitong marka ay sinasabing merong magical powers simula pa ng pagkabata. Sa ancient past, ang mga taong merong ganito ay tinatawag na magician at witches. Dahil nga sa kanilang malakas na psychic powers, pag ako ay nakakakita ng ganito sa isang tao, nararamdaman ko na kilala ko sila sa astral world dahil lahat tayo ay spiritually connected at related sa isa't isa. Dagdag pa dito, ang mga taong merong ganitong marka ay mahilig sa mga mistika at kadalasang nagsasabi ng mga pangitain na mangyayari pa lamang. Kaya sila ay sinasabing pinaka-powerful na psychic. Ikaw ba ay merong ganitong marka sa iyong palad? Pakicomment mo naman sa ibaba. Ang pangalawa ay ang Psychic Cross. Sa lahat ng marka, sinasabing ang Psychic Cross ang pinakamahalaga sa lahat. Ang mga guhit na ito ay matatagpuan sa ibaba ng iyong daliri. Ang bawat daliri ay mayroong kahulugan sa planeta. Kaya kailangan nating i-consider kung anong planeta ang para sa daliri na iyon. Pag ang cross ay nasa index finger, ibig sabihin nito ay nasa planetang Jupiter, na ang kahulugan ay ang lahat ng swerte ng Jupiter ay mapapasa iyo at maraming magical na darating sa buhay mo na magiging daan para ikaw ay maging success sa buhay. At ikaw ay magkakaroon ng magical na karunungan at magiging malakas ka dahil ikaw ay may kakayahang mag-absorb ng kaalaman. Ito ang magiging daan para ikaw ay maging isang powerful na teacher sa future. Pag ang cross ay nasa middle finger, dapat mong malaman na ito ay finger ng Saturn, na sinasabing planeta ng mga witches. At pag ikaw ay meron ito, matututunan mo ang incredible magical powers. Ito ay matututunan mo sa iyong karanasan sa mga pagsubok na iyong daraanan. At pag meron kang pagkakataon para sa sarili mo, madidiscovery mo ang kakaibang napakalakas na psychic ability. Ang meditation ay makakatulong para matupad ang mga gusto mo at pangarap mo. Pag ang cross ay nasa ring finger, dapat mong malaman na ito ay finger ng sun. Pag ikaw ay meron nito, ibig sabihin ikaw ay pinagpala ni Apollo, na god ng magic at prophecy. Ikaw ay magkakaroon ng power na mag-a-attract na mga kailangan mo sa buhay. Ikaw ay isang enchanter. Ibig sabihin, ang iyong love life ay magiging inspirasyon sa psychic at magical activities mo. Kapag ikaw ay sexually active, madali mong malalaman kung paano ka magiging masaya. Gamitin mo ito para ma-fulfill mo ng maayos ang iyong abilidad.
Pag ang cross ay nasa little finger, dapat mong malaman na ito ay finger ng Mercury. Tandaan mo na ang planetang Mercury ay lugar ng magician at manghuhulat. Sigurado noong bata ka pa ay meron ka na ring na-encounter na magical at mystical na pangyayari. Pag ikaw ay meron ito, ikaw ay pinanganak na mahilig sa magic at magaling dito. Ikaw ay pinagpala noong pinanganak ka ni Hermes na wise god ng Mercury na ginawa kang powerful na magician. Gamitin mo ang power ng iyong puso para ma-develop mo ang magical abilities mo. Ang pangatlo ay ang psychic triangle. Ang triangle na marka sa iyong palad sa ring finger ay tinatawag na psychic triangle. Ang marka na ito ay mahirap hanapin. Nakita mo ba sa palad mo? At pag ikaw ay mayroon ito, sinasabing ikaw ay intentionally or unintentionally block your powers. May mga pagkakataon sa ating nakaraan na nakagawa tayo ng masama sa kapwa natin. Kaya ito ay bumabalik din sa atin. Lalo na pag tayo ay gumamit ng spell laban sa will ng iba. At posibleng mayroong mas malakas na spell na inilagay sa iyo. Ang triangle psychic cross na ito ay sinasabing kulungan ng mga magic powers. Para ito mabuksan, dapat ikaw ay magkaroon ng pag-ibig at pagtanggap sa iyong sarili at sa ibang tao para ikaw ay maging malakas. Ibig sabihin, dapat ikaw ay magpatawad sa sarili mo at sa ibang tao. At makakatulong din ang cleansing rituals at awakening meditation. Ang pang-apat ay ang healer's marks. Apat o limang linya ay sinasabing powerful healers. Anim o pito ay pwedeng maging isang healers. Walo o siyam ay sinasabing master na healers sa kanyang nakaraan at pwede rin siyang maging master healers sa panahon ngayon. Ang pagdami ng linya o guhit ay pagdami ng gift para sa iyo. Siyempre, dapat mag-practice ka at maging magaling sa pakikinig para ikaw ay maging master healers. Katulad ng mga ancient wise healers, dapat ma-master mo ang art ng grounding at centering. Ang panglima ay ang astral travel line. Sa ilalim ng lugar ng moon, sa iyong palad na ganitong guhit, ang mga taong mayroong ganitong guhit ay mayroong kakayahan na mag-travel sa space at time, na kayang mag-travel sa astral plane na higit pa sa iniisip mo. Ang mga taong mayroon nito ay pinanganak na kayang maglakbay at gumawa ng astral at physical plane. Ang mga tao na ito ay mayroong natural ability na magaling maging mag-psychic. Dahil sila ay makakayahan na mag-project ng astroplane basta gugustuhin nila. Ang shaman, witches at mages ay naglalakbay sa astroplane para sila ay makakuha ng maraming impormasyon sa ganitong realm. Sa lugar ng realm, ay kaya nilang manggamot at kaya nilang alisin ang mga sumpa. Tigit sa lahat ay kaya nilang makipag-usap sa ibang nilalang. Ngayon ay natapos na tayo sa palm sign. Ngayon ay alamin natin ang mga join na linya sa palad mo at ang mga kahulugan nito. Merong mga bilang na specific sa linya ng palad mo. Lahat ng ito ay may connection sa bawat isa at merong magkakaibang kahulugan. Ang isang mahalagang linya ay ang heart line na kilala natin na the love line. Ang heart line ay makikita sa ibaba ng little na finger, papunta sa pagitan ng middle finger at index na finger. Ang linya na ito ay may malalim na kahulugan sa pag-ibig. Ito ay isang batayan sa iyong love life at kung ano ang dapat mong gawin. Meron ding ibig sabihin ng bawat linya kung ito ay pagsasamahin sa kabilang palad. Pagdikitin ang dalawang palad para makita mo kung ano ang meron sa iyo. Ang mga taong mas mataas ang linya sa kaliwa kaysa sa kanan. Ang mga taong mayroong ganitong linya sa palad ay kadalasang hindi naniniwala na kailangan ng pag-ibig sa ating buhay para maging masaya o tinatawag nating love life. Pagkos ay mas gusto nilang mapag-isa at sanay sa kalungkutan. Sa ganitong dahilan, sila ay nakahandang maghintay kahit gaano pa katagal ang dumating na right person sa buhay nila. Ang mga taong mayroong ganitong linya ay mahilig pumili sa mas bata sa kanila. Kadalasang mas gusto nila ang ibang lahi at ang ibang kultura. At mataas ang tiwala nila sa kanilang sarili. At kaya nilang harapin ang mga mahirap na pagsubok sa buhay. Kaya nilang magtiis isang relasyon kahit gaano pa ito kahirap. Sa paniniwala nila na ito ay nararapat para sa kanila. Ang mga taong mayroong magkapantay na level ng linya sa kanilang dalawang palad ay ang mga taong seryosong magmahal sa isang relasyon.
at handa sa pangmatagalang relasyon. Hindi sila natatakot sa panahon, oras at kung anumang mangyari sa relasyon dahil sila ay handang makipaglaban para sa kanilang minamahal. At highly rational at pinahalaga nila ang bawat pagkakataon sa kanilang buhay. Sila ay mainahong magsalita at maalahanin. Sila ay mahilig tumulong sa mga taong nangangailangan kahit hindi nila ito ka-close. Ang mga taong mayroong mababa na linya sa kaliwa kaysa sa kanan, ang mga taong meron nito ay malambot at wise lagi. Sila ay mayroong kakaibang pananaw sa buhay. Sila ay di mahilig sumunod sa modern society. Mas gusto nila ang kanilang social rules. At sila ay mayroong sixth sense na nagagabay sa kanilang desisyon at madaling makaunawa. At bihira lang silang magkamali. Sila ay mahilig makisama sa matatanda kaysa sa mga bata dahil sa level ng kanilang maturity. Aling palansay meron ka, maaari lamang pong ikomento mo sa ibaba. So guys, sana ay may natutunan kayo sa ating video at sana ay nakatulong sa inyo. At kung gusto mo pa ang ganitong video, ay maaari lamang pong pakicomment sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pakibigyan po ng thumbs like at pakishare na rin para sa kaalaman ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para updated ka sa new upload videos natin. As always, like and share. Ingat, God bless, thanks for watching, and goodbye.